Magandang araw. So, sa video ito is i-discuss ko or ipapaliwanag ko yung isang klase na bedding na nagustuhan ko na isa sa pinahamur sa market since yung ibang branded beddings na kagay sa kanya ay mas mahal ng siguro 6 times and mas marami yun compared dito. So, may mga pros and cons tong bedding na to, pero for me, worth it naman. Lalo kung ihahalo nyo to sa wood shavings. Guys, reminder na bawal yung paluchina sa hamster. No, yun. Kasi marami mga bad effects yung sa health ng hamster. Ang ginagamit kong wood shavings ay safe and may scientific proof na safe yung ganito klaseng wood shaving. So, be careful guys. Walang palusina na pwede sa hamster. So, ang tawag dito ay paper bedding. Saan nga ba gawa ang paper bedding? Similar sa tissue and mga ganong stuff. Ganong type mostly gawa yung paper bedding sa nabibili sa market. Iba-iba lang yung texture nila. Iba-iba din yung mga shapes nila. So, ito yung tatalakayin ko. Yung meron ako na Jonsanty. Ang Jonsanty paper bedding is isa sa pinakamura kong nahanap na paper bedding sa market. Although may iba ginagawa is tissue, but hindi ko recommended ang tissue as I mean bedding. Pwede sila maging nesting material, but as sole bedding, hindi po pwede yun kasi yung ammonia or yung amoy ng wiwi ay magbe-build up sa cage. So, hindi pwede gawing main bedding ang tissue. So, ang Jonsanty paper bedding is similar sa tissue pero naka-absorb siya ng ammonia. So, mas better siya kaysa sa tissue. And also, may benefit ang Jonsanty sa environment. That is, so, babasahin ko ang nakalagay sa back, sa pack. Environmental protection. Fiber pad paper comes from the high quality fiber extracted from environmental protection raw materials such as agricultural and forestry residues. It has no fluorescent agent, good water absorption, no scraps, no hair, no dust, and anti-algae. It ensures the high quality and comfortable feeling of small pet and at the same time realizes your good wish to protect the forest. So malaki ang ambag ng Jonsanty sa pagpoprotekta ng environment. And wala din itong mga agent na nakaharm sa mga pets natin. So safe na safe ito sa hamster natin. And also good water absorption. So na-absorb niya yung water or urine ng animals na lalagyan natin ito. And walang dust, which is mahalaga sa small animals dahil may sensitive respiratory system sila, so hindi sila pwede sa dusty beddings. But alam natin na hindi mawawala yung dust, pero dito sa Jonsanty paper beddings, sabi ay wala silang dust and it's good for, it's an anti-allergy. So, may mga hamsters kasi may na-allergic sa wood shavings. And ito ang marirecommend ko mulang alternative. And sabi ng iba kasi yung tissue, pwedeng alternative. Pero sa akin, hindi. Kasi hindi siya nag-absorb ng wiwi. And mabilis pumaho, which is unsanitary. And also, dapat hindi araw-araw hindi linggo-linggo dinilinisan ang cage ng hamster dahil stress prone sila. So, ang recommended na mga hamster expert ay once a month yung minimum na paglilinis ng kulungan. So, kung tissue ang gamit mo, everyday ka talaga magpapalit kasi mabaho yun. So, sa Jonsanty, pwede mo ihalo ito sa wood shavings na safe kagaya ng premium fancy Shopee. And, Chipsy, Emily Pets, Aspen, ilan lang yun sa mga safe na bedding ng hamster. And, maging mapunuri kayo sa mga bibilin nung mga bedding na hamster dahil hindi lahat ay ligtas sa hamster. Katulad sinasabi ko kanina, palitina
yung disip po yan sa hamster, naranasan ko na mamatayan dyan nung newbie ako. And maling-maling ginawa ko yun is bumili ako at nakinig ako sa mga breeder na hindi dapat natin pinapakinggan. Kasi karamihan ng breeders dito ay walang alam sa tamang pag-aalaga ng hamster. At ang nasa utak lamang nila ay magtinda at magkaroon ng source of income. Naiintindihan ko naman sila na kailangan nila ng source of income, pero hindi rason yun para mang-abuso kayo ng hayop at hindi nyo gawin tama ang pag-aalaga sa kanila, dahil nagagawa naman to ng mga taga-ibang bansa. Nagbe-breed sila. May mga tinatawag na ethical breeders. May alam sila sa tamang pag-aalaga. Hindi sila gumagamit ng unsafe materials or yung mga masasamang gamit na makakasama sa ating mga alagang hayop. And alam nila yung genetics and lineage. So guys, maging mapunuri kayo sa mga breeders and huwag kayo makikinig sa kanila. Instead, use Google Scholar sa mga articles or manood kayo sa mga pet channels na nagtuturo na tama pag-aalaga ng certain na hype na gusto nyo alagaan. And don't forget yung Jonsanty ay may mga cons din. Bukod sa maliit lang siya kasi may mga Katie na brand, and nakalimutin ko kasi malaki siya, nasa 2.5 siya sa Shopee. Ito kasi maliit and 135 pesos. Pero pag dine-compress mo, marami-dami na to. And another con, pros niya, is makikita mo kagad yung wiwi kasi puti siya. So, mas madali mong linisin kung makita mo kagad yung wiwi. And bagaan lang siya, pero pag dine-compress mo is marami siyang laman. So, yun lang mga guys ngayong video ko. So, see you in the future video. Bye!